Hello, good morning mga ka-OFW. For today, videos, gagawa tayo ng tutorial kung paano ko ginagawa yung ply lure sa biki na panghuli ko ng tribali. So, yung mga nagre-request dyan, kung paano ginagawa yung sa biki na ply lure para sa tribali, eto na po yung videos na gagawin ko para sa inyo. Tutorial kung paano ko ginagawa yung ply lure na panghuli ko ng tribali. At sigurado po napaka-effective. Ito po yung ply lure. Mga hindi nakakaalam, ito po yan, oh. Ito yung pink na killer ko na panghuli ng tribali. Nakakarami siya. Ito naman yung green. So, ito po yung ply lure na tinatawag panghuli ng tribali. Sa biki ply lure. Ayun mga OFW, ganyan yung sabi ko sa inyo. Papakita ko sa inyo yung mga gamit natin sa paggawa ng sabiki. Una po, kailangan natin kumuha ng hook na ito. Hook na number 4. Number 4 po ito, size. Yung katamtaman lang po. Yung madaling masubo ng tribali, huwag po masyadong malaki. Yan. Ganyan po yung hook na ginagawa ko. Maliit lang po, tamang-tama lang. Ito po hook ang kailangan natin para makagawa ng sabiki. Ito yung ply feeder na kulay green na ginagawa ko. Ply feeder yan ang tawag. Ito po yung plaser. Kung tawagin sa amin ay Tito Ron. O yan, iba-iba pong kulay. Ayan, pink. May green. May white. Kita mo, mayroon parang light blue. May white. Siyempre, kailangan natin ng gunting. Panggupit po yan. And, kailangan po natin ng sinulid na pula. Yan po ang pinantatali natin, sinulid na pula. So, istitution po, tuturuan ko kayo kung paano gumawa step by step ng sabiki. Okay po, keep on watching. One eternity later. Hey mga OFW. So, start na tayo ngayon, gagawa na tayo ng ply lure. So, una, hawakan niyo yung hook. Kasi wala po akong hook holder. So, ito po, ganito lang kasimple. Oh. Ilagay niyo yung hook. At saka yung sinulid, itali nyo. Siguraduhin nyo na maganda yung tali niya. Ayan o. Ganyan lang po. Punuin nyo yung hook ng sinulid hanggang doon sa may mga kalagatian niya. Ang purpose po niyan ay para kumapit yung ply doon sa hook. Para hindi siya matanggal. Halos kalahati na ng hook. Di ba? Pula. So ngayon po, pagkalagay nyo, pagkatali nyo na ganyan, lalagyan nyo yan ng glue, super glue. Super glue po ang ginagamit ko. Yan po ay para ma-hold yung sinulid. Konti lang po, huwag nyo pakaramihan. Yan, ganyan lang po siya. Konti lang po, yan. Tapos patuyuin natin. Tapos start tayo maglagay ng ply feeder. Stitch yun po. Ayan mga OFW, tuloy tayo. Una natin ilalagay ay plaser po, plaser. Ito po yung titoron na makintab. Plaser po kung tawagin yan. Ilagay po natin sa ibabaw ng hook. Ganyan po kasimple. Ayan mga ka-OFW. Pagkatapos natin ilagay yung plaser na maganda, ayan na yung buntot, yung pinakang plaser niya, yan yung makina nakikita sa dagat yan, kinakagad ng tribali. So, lalagyan natin ulit ng glue. Ganyan lang kasimple. Ayan, nalagyan po natin ng glue, mga ka-OFW. Ayan na siya, oh. So, ngayon po, antayin natin matuyo. Tapos, lalagyan natin yung susunod na feeder. Kung anong kulay yung ating ilalagay. Una ko po nilagay yung plaser kasi yan po ay kailangan marami makinang. Kasi sa dagat, yan ang tinitinan ng tribali yung makinang. So, yan po una ko nilagay. Plaser. Ayan, oh. Ayan, malapit na. So, antayin po natin matuyo. Tapos, lalagyan natin yung next feeder. Ayun mga ka-OFW, matikas na siya ngayon. So, ito, lalagyan natin yung white feeder. White feeder na pong lalagyan natin sa ibabaw. Yan, oh. White feeder kung tawagin yan. White feeder. So, kailangan po nating talian ulit. Ganun lang kasimple. Ayan. Talian po natin yung white feeder sa ibabaw. Para po dumikit siya ng ayos. Ganyan lang po kasimple yan, oh. Ayan. White feeder siya. Ayaw mga ka-OFW. Dahil matigas na, lalagyan ko na ng glue. Lalagyan natin na ngayon ng pink feeder. Kasi pink yung gagawin nating ply lure. Ayan.
Tatalihan po natin ulit. Paikot. Ganun po kasimple. Yan. Pink feeder po ang kailangan natin kasi pink plylure ang ating ginagawa. Ganyan po kasimple yan. Yan. Pink feeder. Patapos ang talian, lagyan ulit natin ng glue. Bawat tali po, lalagyan natin ang glue para dumikit po siya. Hindi siya matanggal agad. Stay tuned po. Yan. Ganito mga KFW yung pagtali. O, dandahan lang. Huwag mo mamadaliin. Para sigurado ka na tama yung pagkatali mo. Ganun lang kasimple. O. Ayan mga KFW. Almost done na yung ating plylure. Nakita nyo? O. Pink siya. Karamihan pink color. Kasi pink color ang ating gagawin. So, ayan. Pinatutuyo ko pa. Tapos, talagyan natin ngayon ng extra pink color feeder sa taas. Ganun lang po kasimple. Ayan mga KFW. Tuyo na siya. Ngayon, ipapinal coating natin ng pink. Ito, lalagyan natin ng feeder sa ibabaw. Dito sa ibabaw. Lalagyan natin ng feeder yan. Ito yung pink feeder na tinatawag. Siguro doon yung maganda yung pagkatali nyo. Hindi lalabsot ha. Kasi pag lumabsot to, pangit, ang lalabasan. Nabubunot yung feeder niya. Makapal-kapal na po, pink na siya. Ganun lang po kasimple yung paggawa ng plylure. Ayun mga KFW, next step, lalagyan natin ng red placer sa ibaba, dito sa ibaba ng hook. Yan, tatali din natin yan. Ayan na po mga KFW. Malapit na siyang matapos, meron na siyang placer sa ilalim. Ayan o, oh. Meron na siyang placer sa ilalim. May pula na. Yan po yung ply na ginawa ko ngayon. Hindi pa siya tapos. Nilagyan ko po ng glue. Pinapatigas ko. Tapos, lalagyan ulit natin ang kunting plaster sa gilid dito sa magkabilaan. Tapos, lalagyan natin ang mata. So, stitching po. Ipapakita ko sa inyo hanggang matapos kung paano ko ginagawa ito. Ayan, unti-unti na lang tatapos. Ayan mga KFW. Tuyo na yung glue na nilagay ko. Lalagyan natin ulit siya ng plaster dito sa gilid. Ayan. Ito na yung final coating niya mga KFW. Lalagyan natin ulit siya ng plaster sa gilid. Kasi kailangan, mahalaga po yung plaster. Yan po yung tinitingnan ng tribali. Yan. Lagyan natin ng plaster sa gilid. Yan, oh. Ito yung plaster yung makinang po na balahibo. Kunti lang lalagyan natin. Huwag natin dadamihan. Yung tamang-tama lang po. Yan ay pang pakintab lamang. Yan. Ganyan po kasimple yan. Mm. Ayan, makintab na siya. So, maganda na yung position niya. May plaster na siya. So, ngayon, didiktan ulit natin ng glue. Super glue ulit. Ayan. Basta lagi niyo po tandaan, pagkakalagay niyo ng feeder, lagyan niyo ng counting glue. Yung punsipleto, ganun lang, kasimple. Para dumikit po siya na maganda. Lagi niyo po tandaan, bawat lagay niyo ng feeder, ito po yung feeder, ha? Yung balahibo, ikot po niyo ng kwan. Ito yung tali, ikot nyo. Tapos, patuyuin nyo yung glue. Lagyan nyo ng glue. Stay tuned po. Malapit na matapos ang plylure natin. Ayan mga KFW, ito na yung final stage. Lalagyan na natin ng mata. Yan, dinikit ko na yung mata. Ikot na natin dandahan ng tali. Yan, dapat po ay magandang pagkakalagay niya mata para hindi malaglag. Yan. Siguraduhin nyo na maganda yung lagay ng mata para po hindi siya malaglag, mga KFW. Mahalaga po ito. Ito po yung pinaka-final stage na paggawa natin ng plylure. Yung mata. Ayan. Ito na po yung plylure na ginagawa ko. Lalagyan ko na ngayon ng mata. Ayan. Pinaka-mahalaga paglagay ng mata, mga KFW. Dapat pantay. Hindi pilinduling yung panating ply. Sabay ganun. Hindi pilinduling, ha? Ayan. Ganyan lang po kasimple. Talian natin mabuti yung ating ply. Ayan. Pag sa tingin mo okay na yung pagkalagay mo ng ply, pwede mo nang ilak yung tali mo. Lalak na po natin tali. Yan, lalak natin. Pasensya na po kayo, medyo malaki yung kamay ko, hindi makita yung paglagay ko. Yan. Yan. Maliit po talaga, napakaliit po nitong biwas ato at saka yung ply. So, tatalian na natin ng ayos. Oh, titingnan nyo mamaya. Pagyari na yan, ang ganda. Pagpantay na, titingnan ko kung pantay na ba. Pagpantay na yung hook niya, pwede na. Ayun, pwede ko nang ayusin. Ina-adjust ko po yan. Yan, o, pantay na. Okay na. Sinipat ko na, eh, may mata na siya. Pantay na po siya. Ang susunod na step po nito ay tatabasan natin.
Tatabasa na po natin para pantay. Alam na po kasimple. Oh, ayan. Ito na po yung ating plylor, pink. Yung kagatin sa akin ng tribali. Ito yan, pink. So, tatabasan po natin. Stitch lang po tayo. Tatabasin natin yung po natin, ating plylor. Ayan mga ka-OFW, tuyo na siya. Nalagyan ko na ng glue. So ngayon, ito na. Sa final stage tayo ngayon, pagtatabas ng plylor. Ito na. Unahin natin tabasan yung niligay kong pula sa ilalim. Ayan o. Yan, ganyan siya. Ganyan ang langoy niyan eh. Tabasin natin ng maayos. Kunti lang muna para may adjust natin. Pag ganito o. Unahin muna natin. Kunti lang. Huwag natin pakatuduhin yung bawas niya. So kung satisfied kayo sa ganyang bawas, pwede na yan. Kung para sa inyo okay na yan. Tapos dito tayo sa taas. Sa malaki. Ang pagtabas po ng ply, simula po dito sa baba, pag ganito po ang gunting, huwag po sa taas. Yan. Pero nas, depende po sa inyo yun, kung comfortable po kayo doon, wala pong problema. Ito ako napansin nyo, walang itsura, ang pangit, di ba? Kasi malago ang balahibo. O. Ito ay aayusin natin ngayon. Kaya nga nagtatabas tayo, ito na yung final. Pagtatabas ng ply. Ito na yun, o. Yan, hinawakan ko na maayos yung ply. Tapos, tatabasan po natin. Gupitin natin ng patihiras. Pag ganito ang gupit. Ito na po mga ka-W. Yan, nagupit ko na po. Ito na yung ply natin. Kung napansin nyo, napakaganda na. Plylor. Yan na po yung gawa kong ply. Napakaganda. Kita nyo? Oh, kita mo? Napakapangit muna kasi wala siyang tabas. Ngayon, napakaganda niya. Oh, ito na siya ngayon. Napakaganda. Sigurado, pag binato mo sa dagat to, kakagating kagad ng tribali. Yan mga ka-OFW. Napakaganda na ply. Ito na yung plylor natin na ipipintest natin bukas. Sana makahuli tayo, pagpalain tayo ng Panginoon. Sana maraming fish on. So, sana nagustuhan nyo at natuto ka sa paggawa ko ng plylor, DIY plylor ko. So, if you like my video, please don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell para update ka sa lahat ng adventure ko dito sa Abu Dhabi. Samahan mo ako sa aking pagtitribali, ipipiltest ko tong ply na to. Next episode yun. Thank you for watching again. God bless you all.